Kumusta kayong lahat? Another day, another blessing. Every gising, napakalaking achievement na ito para sa atin. So yun ang aking morning routine at ang una-una kong tinitingnan parating yung liwanag sa labas. At medyo na-late ako magising dahil natulog ulit ako at baka magtaka kayo, wala akong mga kasama dyan. Si Johanna sa school na at si Mister naman ay pumunta ng mundo. Mahirap man ang buhay sa Nepal pero laban lang. Kita niyo naman yung niluto ni Sis Mila nyo. So ayun guys, kain tayo. And isang napakalaking blessing today. Alam niyo yun, kinabukasan nagigising tayo. Isa sa pinakamalaking achievement na yun para sa ating lahat. So kailangan magpasalamat tayo. Amen. So ayan, thank you Lord, kain tayo. Kita niyo, mainit-init pa yung kanin ko kanina kasi ito yung natira. Nakanin namin kagabi at nilagay ko siya sa bowl. Hindi namin i-measure ko yung kanin guys na kakainin ko, hindi. Wala sa akin guys ang mag-diet-diet. Talagang simot-simot ko yun sa ano, sa lagayan. Gumawa kasi ako guys ng ano, tosino. Kagabi at may narinig ko na. Siguro naman lahat sa inyo aware kung paano gawin yun, yung pag-mimix sa tosino. So hindi ko na pinakita guys ha. So kain tayo danggit. Baka today ang balik nila ni Buwa at saka ni Mandira. Dito sa Nepal guys, hindi an sila sanay na kumain kung ano tayo kumain ng breakfast. Sabihin na naririnig ko na siya sa baba, nagluluto. Kasi usually guys, ang nangyayari inuuna niya sa baba pag umaga kasi may mga work. So kami okay lang. Basta alam niya yung timing niya. I mean, siya ang gumagawa, hindi kami. Ito mahiya. Bumili ako ng laman, boneless, 300, marami-rami na rin, malapit isang kilo. Tapos minarinate ko siya ng tocino mix na siyempre bigay ni ate. Arigato gozaimasu sa ate of Japan. Tsaka maghuhugas ako muna ng kamay at magkwentuhan tayo, okay? So hello guys, hapon na dito and ayun, medyo nagpapahanginangin ako. So andito ako guys, pag minsan gusto ko makalanghap ng fresh na hangin, nakaupo ako dito. At syempre meron akong gusto i-share sa inyo, nakita nyo naman yung ating vlog today na kung meron ba akong pagsisisi sa pagtira dito sa Nepal. Noong una guys, meron akong pagsisisi. At ayoko namang maging hipokrita sa inyo na teka lang guys kasi yung ano, yung tanglad, yung lemongrass, hindi ko lang mahal to guys. Hindi kasi yung tanim ni Buwa guys, to oh. Ayan. Tutuloy na tayo, ako talaga madali ako madistract kaya pagpasensyahan. So kung meron ba akong pagsisisi sa pagtira ko dito at ito yung pinili ko na buhay, yes naman guys, meron akong pagsisisi noon. Siguro kasi sa ngayon parang nabawasan na. Dahil nga pag naka-adjust ka na pala sa stage na yon, o masasabi mong hindi mo naman 100% masasabi na nalampasan mo na o naka-adjust ka na. Dahil hanggang ngayon, nandoon pa rin yung minsan hindi mo ma-avoid na mapapaisip ka talaga na kung sana lang, parang marami ka pang sana lang. Pero, andyan na eh. Kumbaga, hindi na pwede. Pero, ang ibig kong sabihin sa mga sana-sana ko, kung sana noon, may choices ka pa, kung sana noon, may ganito ka pa. Pero, yung mga sana na yun, kasama syempre, yung aking asawa at ang aking anak. Siguro naman, kung talagang may pagsisisi pa rin ako, eh,
parang hindi ako masaya sa buhay ko kahit may anak na ako, diba? So, ayun guys, yung pagsisisi noon, siguro parang nasa stage pa ako noon na pag-a-adjust. Yung pag-a-adjust and acceptance. Kaya siguro parang nararamdaman ko yung pagsisisi na tinatawag. Pero kung sa ngayon, tatanungin ako kung meron pa ba akong pagsisisi. Siguro meron. Meron yung pagsisisi na hindi ko na makakain yung mga gusto kong kain. Hanggang doon na lang yung pagsisisi ko. Kasi kung patungkol sa asawa ko, pamilya niya, parang nalampasan ko na ang stage na yun, guys. Mahangin? Nalampasan ko na ang stage na yun, guys, masasabi ko, dahil parang mas nauna ko muna silang kinilala bago ang bansa nila. So, yung bansa, sa tulong nila, unti-unti ko yun na natanggap at nakapag-adjust ako dahil sa kanilang tulong, guys. Hindi ko naman magagawa yun eh, kung hindi sa tulong nila, guys. So, tulong means, emotionally, yun ang pinaka-importante sa emotions. Dahil kung bugbog ka sa emotions talaga, parang wala eh, parang helpless ka. So, isa yun sa nakatulong sa akin, ang natulungan nila ako through my emotions, kung paano ako mag-adjust dito. Kasi kung hindi man sila nagpakita sa akin ng comfort o tulong para maka-adjust ako dito, siguro hindi ako nagsisisi. Yun lang guys talaga yung mga pagkain na hindi ko na makakain. Pero nagpapasalamat ako lang dahil sa pag-YouTube ko at syempre sa mga nagmamahal sa akin. Natitikman ko na rin pa unti-unti ulit ang mga gusto kong matikman. Kaya hindi ako magsawang magpasalamat, Especially kay Ate Japan ko, dahil ever since, hindi siya yung taong isang beses na nagparamdam ng ito na naman ako. Hindi ko in-expect, kaya minsan sabi ko, Lord, ang bait mo dahil may tao kang pinapadala sa akin. Hindi lang si Ate Japan, Kasi parang nanay ko yan eh. Kung hindi, ang mga tao din na talagang minsan magugulat ka na lang, may in-offer sila sa'yo. Yung bang ang bait, at hindi ko rin expect na madami kayong magmamahal sa akin, guys. Madami kayong magmamahal sa akin. Minsan may mga tao rin hindi ako tanggap. Lalong-lalo na sa pag-YouTube ko. Pero given na yun, guys, na sa social media, alam nyo, pag about na sa mga taong hindi ako tanggap sa pagbablog ko, sa mga ginagawa ko, sa pagpapasaya sa inyo, hindi na ako apektado. Kasi parang for me, wala naman sila may naiambag sa akin. Kaya kita nyo, emotionally parang hindi na ako agad naiiyak. Parang sila mismo yung nagturo sa akin paano ako tatapang harapin dito. Sa pag-YouTube ko. Sila talaga yung parang inspirasyon ko, na naging inspirasyon ko, guys. Bukod syempre sa pamilya ko dito. Iba naman kasi yun eh. Hindi ko yun maikukumpare at lalong-lalo na sa mga taong against sa akin sa pag-YouTube ko, sa pag-vlog ko. Kasi hindi sila masaya eh. So, yun ang choice nila para sa akin. So, okay yun at wala akong pakialam doon. Kasi for me, wala silang may naambag sa buhay ko. So, yun lang guys. Pero doon ako nagpo-focus sa mga taong nagmamahal sa akin tulad niyo. Ba't ako nagbablog? Dahil sa inyo guys, iniisip ko yung mga taong napapasaya ko, na nagsasabi na, Mila, nag-aantay ako ng vlog mo. Malaking bagay yun guys sa akin. Napakalaking bagay yun. Napakalaking impact yun sa akin. Unang-una, sino ba ako para sabihan nyo na ganon, na inantay nyo yung vlog ko, ganito, ganyan. So parang, ako guys, na hindi ako makapaniwala na somehow, na-touch ko rin yung mga puso nyo. No? So, doon ko nakikita at lalo ako na-inspired sa paggawa at sa pag-isip na galingan ko pa, dahil gusto ko maging masaya pa kayo. Eh, sa pagsisisi, alam nyo na kung ano yung pagsisisi ko. Kasi so far, guys, wala naman akong
na-experience na naging masama sa akin ang pamilya ng asawa ko. And to the fact na sila pa yung talagang sumuporta sa akin emotionally. Hindi nila talaga ako pinabayaan. And syempre, lalong-lalo na ito sa pagpasok ko sa YouTube. Normal lang yun sa una, may experience natin parang very rough na road ba. Pero huwag tayong mag-give up. Kung destined ka talaga sa pag-YouTube, dahil naman alam natin ang pag-YouTube, hindi naman yan forever, di ba? Pero at least, yung mga taong nagmahal katulad nyo sa akin, forever kayo na i-treasure ko, forever kayo na parang iisipin ko talaga, parang magandang memory sa akin. So kaya hindi rin ako magsawang magpasalamat sa inyo. At yan ay galing talaga sa puso ko. At na-witness nyo naman dito ang buhay ko. Hindi ako nakikipag sa kompetensya sa buhay ng ibang Pilipina dito o kapwa ko Pinay, dahil iba-iba po kaming swerte sa buhay. Kumbaga may kanya-kanya po kami na pamumuhay dito sa Nepal. Kaya hindi man madali ang buhay namin dito sa Nepal. Pero paminsan-minsan, bawasan nyo rin yung i-judge kami ba na kung anong buhay meron kami. Kasi sa totoo lang, mahirap talaga ang mamuhay dito sa bansang Nepal, lalo't na kung hindi ka talaga mapalad. Marami ring mga Pilipina dito, guys, nasa-surprise ako dahil private, very private sila. Yan ay parang kung hindi dahil kay Sis Olga, hindi ko nalalaman ang mga ibang Pilipina pa, guys. So, nang dahil sa kanya, kaya ayun. At hindi rin sila yung masasabi mong very open sila. Kumbaga may sarili talaga sila, parang private, mas pinili pa nila na maging private na lang ang buhay nila. Hindi sila nakikihalubilo ba, guys? So, sa bahamin, may mga Filipina din dito, guys, na mas pinili lang nila na manahimik sila. Parang siguro sila kahit papaano masaya na sila sa buhay nila. So parang na-realize ko na parang ang dami nga talaga mga Pinay dito. Sis Olga ko lang maririnig kasi sasabihan ko siya na ay ganito ganyan. So sabi niya kasi mostly naman sa kanila na sa bahay, yung bang mas private talaga yung buhay nila ba? Yung araw-araw nila, nakafocus lang talaga sa family, mga ganun ba, guys? Active lang sila sa pang-araw-araw nila. Parang kagaya ko rin. Pero ako parang hindi na ako more on private sa buhay ko, dahil syempre nakikita nyo na naman na nag-YouTube ako. So parang ganun ba, guys? So dun yung time na gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagsubaybay sa aking buhay dito sa Nepal. And syempre, nakilala niyo na rin ang family member ng asawa ko. And ayun, hindi po ako magsawang magpasalamat sa inyong lahat. And happy 45K po sa ating lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po maabot yung ganito, nakadaming followers. And lalong-lalo na po, nagpapasalamat po ako sa mga taong nagre-reach out sa akin, na nakikipag-usap sa mga FB page ko. And minsan, hindi ako makakapag-shoutout, kaya pagpasensyahan nyo. And ayun, guys, maraming salamat po. Asahan nyo po na sana ma-improve ko pa yung pagbablog ko, at pagpasensyahan nyo, tao lang ako na nagkakamali din minsan. Kaya nagpapasalamat pa rin ako na iniintindi nyo pa rin yung mga pagbablog ko, hindi man perfecto yung mga pananalita ko. Kaya pagpasensyahan nyo. And ayun, guys, as much as possible, gusto ko laging good vibes lang. So kung ano ako, guys, what you see is what you get. Ganun ako, guys. Minsan hindi ko talaga ma-avoid yung pagkaloka ko, guys. Kasi kalug talaga ako, hindi ko yun matago, guys, kahit saan pa ako dalhin. Minsan may seryoso din ako, kasi naniniwala ako, guys, na kung sino pa yung taong gusto lang parati sumaya, deep inside, guys, very emotionally yun. Ganun ako. So ayan, konting-konting salita lang, iiyak na naman ako. Kasi marami kang maalala, marami kang Basta, guys, parang ang dami na agad magsisigpin sa utak mo, nagiging emotional ka na agad. Pero masaya-masaya ako kasi hindi ako makapaniwala na makakaabot ako ng ganun kadami tulad nyo. Pero sa akin, guys, napakalaki na ito. Napakalaking, kumbaga, journey na na-achieve ko ito.
And hindi ako nakakalimot magpasalamat. Itaas dahil andyan siya talaga. At talagang hindi niya ako pinabayaan sa pamumuhay ko dito. Kung ano man guys ang nangyayari ngayon sa buhay ko, ayan ay sa tulong ni Lord. Siya lang talaga ang aking kakampi. Walang iba guys. Sa totoo lang. Si Lord lang talaga ang kakampi ko. Kasi kung talagang hindi ako talaga kumapit sa kanya, siguro hindi ako nasasalita sa harapan niya. So ayun guys, basta maraming salamat and isang congratulations po sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyong lahat, hindi ko po maabot ang 45K na tinatawag ito. So ayun guys, at asahan niyo po na sana kayo ay mapasaya ko pa. So ayun guys, maraming salamat again. Bukas ako mag-shoutout, mag-commentayo dyan. And I love you all guys. So bye-bye, ingat kayong lahat. And I love you all. May God bless. Bye-bye!